Una sa lahat, ilang mambabatas naghahanap ng pondo para sa restoration ng nasunog ng Manila Central Post Office. Kinatitirikan ng PhilPost, posibleng pinag-iinteresan daw ng ilan para mapatayuan ng mall o DKA hotel. Tinabla agad yan ni Manila Mayor Hany Lacuña. Poproteksyonan ng ating pong zoning ordinance na kahit po ang pamalalunsod ng Maynila o kahit anuman po, kahit ang national government po ay hindi maaari magpatayo ng kahit anuman pong infrastruktura sa lugar na yun. Pati mga ide-deliver na sanang national ID ng ilang taga Maynila kasamang natupok ng apoy. Ang buong detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline Tonight. Binansagang pork barrel scam queen Janet Lim Napoles inabsuelto ng Sandigan Bayan sa 16 pang PDAF cases na konektado kay Senator Bong Revilla pero guilty sa 4 na iba pa. Nationwide food stamp program para tugunan ang problema ng gutom at kahirapan sa bansa isinusulong ni Pangulong Marcos. ADB nilapitan para pondohan ang programa. Mga equipment ng gobyerno na binibili sa ibang bansa, hindi pala dumadaan sa pagsusuri ng DICT. Bantang tinanaman ng virus sa mga gamit ng NGCP na binili sa China, lumutang. Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, nagbabadyang maging super typhoon pagpasok ng bansa. Saan nga ba ang tumbok niyan? At NBA 10-time All-Star Carmelo Anthony magre-retiro na matapos ang halos 2 dekada. Halos isang buong araw nang nasusulog ang makasaysayang Manila Central Post Office. Sa laki po ng pinsala, ngayon pa lamang naghanap na ng pondo ang ilang mambabatas. At live mula sa Manila, nasa frontline ng balitang yan, Brian Basa. Brian, may impormasyon na ba sa sandi ng apoy? Abay, ang tanong ng lahat, bakit nga ba nasusunog ang Manila Central Post Office? Well, hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na sagot sa tanong na yan. Pero hindi pa man tapos ang pagsisiyasat at pag-aapula sa apoy. Abay, meron ng mga sabi-sabi na magpapatayo raw ng mall o ng hotel dito sa kinatitirikan ng gusali. Sagot naman agad ang alkalde ng Maynila, malabo raw mangyari yan. Sa drone video na ito, makikitang umuusok pa ang makasaysayang Manila Central Post Office. Natupok na at kulay itim ang ilang bahagi ng gusali. Kaya naman, pinag-uusapan na ng mga senador ang ilalaang pondo para sa restoration ng post office. Maging si Manila Representative Benny Abante nangakong tutulong sa pagpapaayos ng gusali. Hindi biro ang gagastusin, lalo't ayon sa Manila Fire District, aabot sa 300 million pesos ang halaga ng pinsala sa gusaling itinuturing na isang important cultural property. At dahil nga isa itong heritage zone, tinabla ni Manila Mayor Hany Lacuña ang mga nagsasabing may mga nagbabalak magtayo ng mall sa kinatitirikan ng Manila Central Post Office. Sa mga nag-aagam-agam na baka sakali ay may ibang gusto ipatayo sa lugar na kung nasaan ang Manila Central Post Office, huwag ho kayong mag-alala. Hindi na po maaari pang patayuan ng kahit anumang gusali maliban sa naturing na post office doon sa lugar na ito. Paggabi ng biglang sumiklab ang apoy sa basement ng post office. Gumapang ang apoy hanggang sa 3rd palapag at idineklara na ang sunog sa pinakamataas na alarma. Ibig sabihin, to the rescue na ang lahat ng available fire trucks sa buong Metro Manila. Sa lakas ng lagablab, nahirapan sa pag-apula ang mga bombero, lalo't wala palang water sprinkler ang gusali. Aminado naman dyan ang PhilPost. Nung nagkaroon ng war, noong mga 1940s, so from then on, wala siyang sprinkler. But the building code was put up medyo later na of the year, but nobody thought of it. That's the part, the sad part. So if it had a sprinkler, siguro we could have saved a lot. Intensify natin yung inspection of government offices, lalo na ito yung mga historical, with historical value, no, na to ma-preserve natin sila.
kabilang sa mga natupok ang mga liham, parcel at maging ang mga selyo at painting na may historical value. Naabo rin ang mga ide-deliver na sanang national ID ng ilang residente ng Maynila. Tiniyak din ng TSA na papalitan nito ang mga apektadong ID ng walang dagdag na bayad. Bokmean, hindi pa rin far out dito sa Manila Central Post Office. Nakakakita pa rin tayo ng mga fire truck na handang magbuga ng tubig, no, kapag nakakakita ang mga bumbero ng mga nagbabagang bahagi sa loob ng gusali. Meron ng 13 sugatan na naitala ang Bureau of Fire Protection. Bokmean? Maraming salamat, Brian Basa. Malaki ang panghihinayang ng mga historian sa pagkasunog ng Philippine Post Office Building sa Maynila. Itinuturing kasing malaki ang papel nito sa ating kasaysayan. Nagbabalik si Brian Basa. Taong 1926 nang itayo ang Manila Post Office malapit sa Ilog, Pasig. Ayon sa historian at arkitektong si Gerard Lico, sadyang ipinwesto sa tabi ng ilog ang naturang istruktura dahil doon ang sentro ng kalakalan at transportasyon. Information, no, is vital, no, in that regime. So communication, postal service are important, no, in the global economy at that time. Halos kawangis ng post office building ang mga gusali sa Washington, D.C. sa Amerika dahil sakop pa tayo ng Estados Unidos nang itayo ang post office. Pero isang Pilipinong arkitekto ang nagdisenyo nito. Tiniyak ni Juan Arellano na magiging sariling atin pa rin ang mukha ng post office. Sa mga ornamentation, no, may makikita tayo mga suggestion ng mga tropical flora, no, na hindi mo makikita sa mga American buildings. Nasubok ang tatag ng post office building noong World War II. Ang mga Amerikano, sila mismong sumunog sa gusali. Kinailangan siyang isunugin, no, ng mga Amerikano para ma-eject, no, yung mga Japanese forces doon sa building na yon. Taong 1946 nang muli itong itayo ni Architect Antonio Toledo. Ang pinaghalong sining at agham na pinagtibay ng panahon ang dahilan kung bakit itinuring na important cultural property ang naturang gusali noong 2018. It's an icon, no, of Philippine Postal Service. It manifests, no, some form of resilience, no, as it experienced the trauma of war. So survivor din siya. Kaya ayon kay Architect Lico, malaking kawalan sa ating kasaysayan kung hindi maibabangong muli ang post office building. Ang heritage ay priceless. So dito tayo humuhugot ng ating identity at saka pride bilang mga Pilipino. So ang dami, no, ang dami nating mga memories, no, na nandito sa building na 'to. The building is an artwork itself, no. So yun mismo nakakapanghinayang, no. Kailangan maibalik natin siya. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, pulsuan naman natin ang netizens dahil kahapon pa po trending ang sunog sa Manila Central Post Office. Sa nakalipas po na 24 na oras, heto po ang dami ng mga salitang madalas gamitin ng netizens online kaugnay po sa sunog. Siyempre, kasama po rin ang mga salitang Manila Central Post at Office. Umabot po ng 300 million ang overall reach niyan. Habang sa mga oras na ito, real time, nasa 150 million pong overall reach ng mga salitang yan. Okay, so ilan pang pumunta naman tayo mga kapatid dun sa mga emotions po ng ating mga netizens na nangungunang emosyon over the last 24 hours dahil po sa sunog, ano na nangyayari dyan sa post office. Pinakamarami po syempre yung anger o yung galit na umabot po ng mahigit 75 million ang overall reach. Sumunod po yung cry, yung mga umiyak dahil po dyan, 67 million overall reach. Heartbroken, confusion, expressionless, walang pakialam mga kapatid. Sad, surprise, annoyed, pray, mga nagdadasal para matigil na yung apoy na yan. Strength, determination, at harm. Tinutulak ni Pangulong Bongbong Marcos na mapondohan ang plano ng gobyerno na mamigay ng mga food stamps bilang solusyon sa problema ng bansa sa gutom. Nasa frontline balitang yan si Maricel Halili. Personal na inilapit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Asian Development Bank ang pagpondo para sa food stamp program sa Pilipinas.
Matatanda ang iminungkahi ng Department of Social Welfare and Development nitong Pebrero ang pamamahagi ng food stamp bilang ayuda sa mga mahihirap. Ito ang nakikita nilang solusyon para sa lumalalang problema ng gutom sa bansa. Bagay na para sa Pangulo ay matagal na dapat ginawang programa ng gobyerno. One of the things that is in the pipeline that is being developed that is going to be of great assistance to our people is a proposal by the DSWD for a food stamp program, which I was surprised we have never had, but it is something that we can see has been effective in other countries. Katunayan sa survey ng Social Weather Station itong Marso, mahigit 2,700,000 pamilyang Pilipino ang nakararanas ng gutom. Bagamat mas mababa ito kesa sa survey nitong Enero, mas mataas pa rin ang bilang ng mga nagugutom nitong Marso kumpara noong December 2019 o bago pumutok ang COVID-19 pandemic. Sabi ng Pangulo, sakaling aprubahan ito ng ADB, malaki ang maitutulong ng food stamp program para maibsan kahit paano ang kahirapan, lalo na sa pagkain sa Pilipinas. Setyembre ng nakaraang taon, ang unang inanunsyo ng ADB, ang plano nitong maglaan ng $14 billion para sa food assistance program nito sa Asia-Pacific region, kung saan kabilang ang Pilipinas. At ngayon namang tinuldukan na ng World Health Organization ang public health emergency sa COVID-19, iginiit ni PBBM na dapat nang tutukan ang post-pandemic recovery. Our goal remains to be the same as in pre-pandemic circumstances. Our goal is still to evolve our economy into one that is defined by sustainability, climate resilience, responsiveness, and of course, inclusivity. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Balitang COVID-19 naman tayo, isinara ang outpatient department ng isang ospital sa Tuguegrao City matapos magpositibo sa COVID-19 ng higit 100 nurse at staff. Puspusan ng disinfection sa Cagayan Valley Medical Center. Magpapatupad naman ng pag-iigpit oras na buksan ulit sa publiko ang mga bahagi ng ospital na pansamantalang isinara ngayong araw. Gaya ng no face mask, no entry at social distancing, bukod sa mga pasyente, may higit 20 pang COVID-19 patients na naka-admit ngayon sa ospital. Sa buong Tuguegrao, nakapagtala ng 163 COVID cases ngayong buwan kumpara sa 42 cases lamang noong Abril. Dahil sa pagtasa mga kaso, pinaplano ng LGU na magpatupad ng mandatory face mask sa buong lungsod. Dito naman sa Metro Manila, bagyang bumaba sa 25.2% ang porsyento ng mga nagpapositibo kahapon. Kumpara po yan sa 26.1% noong nakaraang linggo. Ang sabi ng Octa Research Group, posibleng naabot na raw natin ang peak ng pagtaas ng bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19. Kung noong nakaraang linggo, remote access ng China sa power grid ng Pilipinas ang pinangambahan, ngayon may pangamba na rin baka tinaniman o nataniman ng virus o listener ang mga equipment ng NGCP na binili sa ibang bansa. Ang problema, isiniwalat ng DICT sa Senado na tali ang mga kamay nito sa paghusuri ng mga gamit ng gobyerno. Narito ang aking report. Muling naungkat ang posibilidad at pangambang posibleng may remote access ang China sa power grid ng Pilipinas sa pagdinig ng Senado kanina. Pero sa pagkakataong ito, ang Senate Committee on Science and Technology ang nanguna sa pagdinig kasama ang Department of Information and Communications Technology. Dinig kasi ngayong araw ang isinusulong na Critical Information Infrastructure Protection Bill at E-Governance Act. Layunin itong mapalakas ang ating cybersecurity defense at gawing matatag ang digital landscape ng bansa. At kabilang sa mga nabusising issue ay ang mga equipment ng National Grid Corporation of the Philippines na binili mula sa China. Pangamba kasi ni Senator Raffy Tulfo, baka mataniman ng virus ang mga binili nating gamit. With a push button, kaya ng pandirin yung virus at gagawin yung trabaho na yun. Broad but precise question, Mr. Chair, and valid. Dalawang klase po yung cybersecurity natin, Mr. Chair. Unang-una po yung hardware. Pangalawa, yung software layer, which is kinakailangan talagang magkaroon ng deep analysis. Every time na may dadalhin dito na equipment, Mr. Chair, dapat dinadaan natin yan sa assessment, technical assessment, Mr. Chair. Kahit pa na ang gamit natin ay merong malware, which is very possible po, Mr. Chair, na pagdating ng equipment dito na may listener pala yan. Paliwanag ng DICT, oras na mataniman ng tinatawag na listener ang isang equipment, hindi naman daw ibig sabihin
sabihin na mahahack na ang buong sistema. Pero oras daw na makagamit ang ating gobyerno ng equipment na may listener, maari daw nitong makopya ang lahat ng datos na ilalagay doon at ipagamit ang nasabing mga impormasyon sa mga interesado dito. Noong nakaraang linggo lang, lumabas sa pagdinig ng Senate Committee on Energy na may nakitang vulnerabilities o kahinaan ang National Security Council sa sistema ng NGCP na pwedeng samantalahin. Ang problema, wala palang malinaw na panuntunan o regulasyon ngayon sa pag-iinspeksyon sa mga gamit galing sa ibang bansa. Meron kami tinatawag po na Cybersecurity Bureau, Mr. Chair, inside the ICT, pero hindi po siya na-maximize ng maigi, Mr. Chair, because of it will go back again to the lack of fund again. Part of the suggestion, Mr. Chair, na sana before na mag-launch ng isang website man lang or sistema, Mr. Chair, maganda pong maidaan sana sa Cybersecurity Bureau ng DICT, Mr. Chair. Okay. Para po magkaroon po tayo talaga ng kapapaano visibility, Mr. Chair. Ngayon po kasi kanya-kanya. Before there was, kailangan muna dumaan to sa DOST, DBM, and NEDA Joint Memorandum Circular. Unfortunately, it expired the year 2021. And part of our wish list po sana dun sa e-government law ho natin is the codification of the MITHI protocol so that before any government agency, whether LGU or national government po, would have to go through yung inspection. Dito na rin naungkat ang kawalan ng intelligence funds ng DICT na mahalaga sana lalo't pasok sa kanilang mandato ang cybersecurity ng bansa. For independent common towers, which is now the policy of government na tower sharing na lang ho lahat ng mga telcos kasi because of the advent of new technologies. So, hindi ho siya kapritsuhan ho siguro para sa DICT na magkaroon ho kami ng confidential at intel funds. So, nakakalungkot isipin na may mga agency, ahensya, departamento sa ating pamahalaan na wantusawa sa intel budget. Whereas ito isang agency na kailangan importante para sa ating cybersecurity, sa ating national security, zero budget sa intelligence. Pero paliwanag ng Anti-Red Tape Authority o ARTA, dapat mismo ang NGCP ay nagkukusang suriin ang kanilang mga equipment mula ibang bansa para matiyak na wala itong virus o listener. Sa pagpasok ng mga piyesa na galing sa China, ito ho yung mga ginagamit ng mga generators at saka ng mga distributors. Now, these are being checked by NGCP. Sila ho ang nagpapapasok. They have this integrity test, yung grid integrity test. At kung hindi ka pumasa kay NGCP, and he is the private sector telling, hindi pwede yung equipment mo, hindi pwede yung relay mo. Doon ho yung problema. Now, kami po sa ARTA, nung pinag-aaralan na namin to. Walang kinatawan ng NGCP sa naturang pagdinig at sinisika pa ng News 5 na kunin ang kanilang panig. Sabi naman ng DICT, mainam ding may isang sistema o hindi kay interconnected ang lahat ng ahensya ng gobyerno, lalo na sa mga transaksyong pinapasok ng publiko. Paraan daw ito para matiyak na lahat ng online platforms ay nababantayan ng isang central agency. Kaya bukod sa Critical Information Infrastructure Protection Bill, itinutulak din ng e-governance bill na nagsusulong ng interconnectivity sa payment at transaction sa mga tanggapan ng gobyerno. Susunod, Janet Lim Napoles, pinawalang sala ng Sandigan Bayan sa 16 na kaso kugnay sa PDAF scam ni Senator Bong Revilla Jr. pero guilty sa 4 na PDAF cases ng isang kongresista. Isa sa mga suspect sa pagpatay kay Governor Ruel Degamo, binawi ang testimonya. Suspect na ihasana sa testigo ng DOJ, tinorture daw ng mga pulis para idiin si Congressman Arnulfo Teves. At sa gitna ng kaliwagkan ng problema sa Land Transportation Office, LTO Chief J.R. Tugade nagbitiw sa pwesto. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Absuelto sa 16 na kasong may kinalaman sa PDAP scam si Janet Lim Napoles. Para yan sa mga pork barrel cases na konektado kay Senator Bong Revilla Jr. Pero hindi pa rin siya makakalaya sa kulungan. Kung bakit, alamin sa Frontline Report ni Camille Samonte.
Not guilty ang hatol ng Sandigan Bayan 1st Division sa tinaguri ang pork barrel queen na si Janet Napoles. Kaugnayan sa 16 na graft cases na may kinalaman sa Priority Development Assistance Fund o PDAF spending ni Senator Bong Revilla Jr. noong 2014. Sa mahigit 200 pahinang desisyon, nakasaad na biguraw ang prosecution na patunayang guilty beyond reasonable doubt si Napoles sa 16 na mga kaso ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang mga ito raw ay itinuturing na predicate crime of plunder sa kaso ni Revilla kung saan convicted na si Napoles at ang dating chief of staff ni Senator Revilla na si Richard Gambe. Ang predicate crime ay krimeng bahagi ng mas malaki pang krimen. Dahil daw nagamit na ang mga predicate crime na ito bilang basihan ng krimen sa naunang kaso, hindi na siya pwedeng kasuhan pa ng hiwalay. Unang napawalang sala si Senator Revilla sa mga kaso noong 2021 dahil kinatigan ng korte ang motion niyang ibasura ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Dahil sa pagkakaabswelto sa mga kaso ni Napoles, nilift na rin ang hold departure orders laban sa kanya. Bukod kay Napoles, acquitted din ang 10 iba pa. Pero kung abswelto dyan si Napoles, guilty naman ang naging hatol sa kanya ng Sandigan Bayan 2nd Division sa 2 count ng graft at 2 count ng malversation. Para naman yan sa higit 7 million peso pork barrel scam case ni Nooy Davao del Sur Congressman Douglas Cagas. Hinatulan ng 6-10 taong pagkakakulong si Napoles sa bawat kaso ng graft. Pinagbabayad din siya ng 7.6 million pesos bilang danyos sa bawat bilang. 12-17 taong pagkakakulong naman ang hatol kay Napoles para sa bawat count naman ng malversation. Pinagbabayad din siya ng 7.6 million pesos sa bawat kaso. Pinagbabawalan din siyang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno habang ibinasura ang kaso laban kina Casas at Gambe dahil namatay na sila noong 2021. 2013 pa nakakulong si Napoles matapos sumuko kinuoy Pangulong Noynoy Aquino dahil sa pagkakasangkot sa multibillion pesos PDAF scam. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Napoles at Senator Revilla kaugnay ng issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa loob lamang ng isang araw, pinawalang sala at hinatulan din ng guilty ng Sandigan Bayan si Janet Lim Napoles sa issue po ng graft and corruption dahil sa pork barrel scam. Paano nangyari yun? At ano na ba nangyari sa binansagang pork barrel queen? Una po, para malinaw, wala nang pupuntahan si Janet Lim Napoles kahit anong panibagong desisyon ng Sandigan Bayan. Yan ay dahil matagal na po siyang nakulong. Nauna siyang hinatulang guilty ng 2 beses dahil din sa pork barrel scam noon pang taong 2017 at 2021. Kung tutusin nga, wala nang matadagdag pa sa kulong ni Janet Napoles dahil sa Pilipinas, nakasadang maximum na kulong sa 40 taon. Yan ang patakaran. Ibang usapan siyempre kung ito'y nasusunod. Bagamat nakilala dahil sa pork barrel scam noong taong 2013, matagal na rin kontrobersyal si Janet Napoles. Taong 2001, nasangkot si Napoles at ang kanyang asawang si Jimmy Napoles na isang dating major sa Philippine Marines sa pagbenta ng mga diamonoy substandard na Kevlar helmets sa mga Marines. 3.8 million ang halaga ng transaksyon. Kalaunan, na-acquit si Napoles noong October 2010 dahil sa kakulangan ng ebidensya. Taong 2013 talaga pumutok ang pangalan ni Napoles. Nung una, rineklamo lamang siya ng kanyang pinsan na tauhan na si Ben Hurloy ng serious illegal detention. Pero sumabog ang lahat ng isiwalat na rin ni Luy ang modus daw ng kumpanya ni Napoles, ang JLN Corporation. Nagtatayo raw si Napoles ng mga ghost NGOs para paghati-hatian ang mga pork barrel funds ng ilang mga senador at congressman. May komisyon ang kumpanya ni Napoles, may kickback naman daw ang mga congressman at mga senador. Kulang-kulang 10 bilyong piso raw ang nalustay dito. Sa huli, ayon sa DOJ, nakalikom daw si Napoles ng higit 28 bahay sa Pilipinas at sa US at mga 400 mga bank accounts. Ang iba, nakapangalan sa kanyang mga kamag-anak at mga empleyado. Sa kabila ng tila napakalaking kita, ang binayarang buwis po ni Napoles hindi lumagpas sa 25,000 kada taon, balit pa sa buwis ng mga public school teachers. Pero taong 2017, pinawalang sala ng Court of Appeal si Napoles sa naunang bintang na serious illegal detention ni Ben Hurloy, ang unang whistleblower. Naging lalong kontrobersyal ang kasong ito dahil kahit si Solicitor General Jose Calida at maging si Pangulong Duterte, giniit na inosente si Napoles sa kasong serious illegal detention.
Tonding yon nilagay si Napoles ng DOJ sa ilalim po ng provisional coverage ng Witness Protection Program. Kalauna naman, binasura rin ng Sandigan Bayan ang panukalang gawing state witness si Napoles. Taong 2018, hinatulang guilty ng Sandigan Bayan 1st Division si Napoles sa kaso naman na plunder. Ayon sa korte, ginamit ni Napoles ang kanyang mga Peking NGO para makuha at paghati-hatian ang pork barrel funds ni Ramon Bong Revilla na nagkakalaga ng mga 224 milyon pesos. Ano naman nangyari doon kay Senator Revilla? Ayon po sa korte, walang patunay na may direktang kinalaman ang senador sa nakurakot na pondo na nasa kanyang pangalan. Ang kinulong na lang ay ang kanyang mga tauhan. Yun lang, pinababalik ng Sandigan Bayan sa senador ang 124 million pesos ng kanyang pork barrel. Bagay na question pa rin hanggang ngayon. Taong 2021 naman, hinatulang guilty ng Sandigan Bayan ulit si Napoles sa kaso naman ng pork barrel ni dating Cagayan de Oro Congressman Constantino Haraula. Kumita raw si Napoles ng 20 million mula sa mga kickback sa pork barrel ni Haraula na namatay noong pang 2010. Kung mapapansin po ninyo, hiwa-hiwalay ang mga kaso ni Napoles dahil iba-iba ang kanegosyo niyang senador o congressman. At dahil po dito, magkakahiwalay ang pagbista ng kanilang mga kaso. Kaya ngayong Lunes, pinawalang sala ng Sandigan Bayan si Napoles sa isang kaso ng pork barrel scam at kinunvict naman siya sa ibang kaso ng pork barrel scam din. Sa kaso ng violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa pagbulsa sa 15 million pesos mula sa pork barrel scam ng yumaong si Congressman Douglas Cagas, hinatulang guilty si Napoles. Sa kaso rin ng violation ng anti-graft law dahil sa pagbulsa sa pork barrel funds ni Senator Bong Revilla, pinawalang sala naman si Napoles. Pero ang dahilan po nito ay dahil sinentensyahan na si Napoles noon pang 2018 para sa pork barrel ni Revilla. At ayon sa korte, parang umulit lamang ang kaso laban kay Napoles. Pinawi ng isa sa mga suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo ang kanyang testimonya. Tinakot at tinorture daw siya ng mga pulis para itiin sa krimen si Congressman Arnolfo Teves. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Pasado alas 10 ng umaga kanina, personal na humarap sa preliminary investigation ng Degamo Slay case si Judiel Rivero alias Osmundo Rivero. Si Rivero ang isa sa mga suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Naaresto siya ilang araw pagkatapos ng krimen at nangakong makikipagtulungan kapalit ng proteksyon sa kanyang pamilya. Pero ngayong araw, formal lang binawi ni Rivero ang lahat ng binigay niyang testimonya. Meron po kasing tatlong affidavit na ginawa at isinalaysay si Mr. Osmundo Rivero. Pero ang lahat ng ito ay kanyang inirerekant na. Sa isang counter-affidavit, iginiit ni Rivero na wala siyang alam sa planong pagpatay kay Degamo. Hindi raw niya kilala ang mga itinuturing na mastermind sa krimen na sina Congressman Arnie Teves at bodyguard niyang si Marvin Miranda. Naggawa lang daw niya noong ituro ang dalawa dahil umano sa naranasang pang-torture mula sa mga pulis. Masasabi namin siya ay tinorture sapagkat sangayon sa kanya, sinakluban siya ng plastic sa kanyang ulo at tinalian ng alambre yung kanyang leeg. Hanggang ngayon, pwede nyo makita yung marka sa kanyang leeg at lumubo ang kanyang ulo. Kwento pa ni Rivero sa kanyang salaysay, lumapit siya sa PNP noong March 5 para i-report ang nawawala niyang motor. Pero sa halip na tulungan, hinuli daw siya. At nagulat na lang daw si Rivero na isa na pala siyang suspect sa pagpatay kay Degamo. Bukod sa pang-torture, binantaan din daw siya na mapapahamak ang kanyang pamilya kapag hindi idinawit si Congressman Teves. Kanina, naghain na ang kampo ni Rivero ng petition for habeas corpus. Ayon sa prosekusyon, pag-aaralan nila ang mga bagong impormasyong ito. Wala sa bansa ngayon si Justice Secretary Boying Remulla, pero sa kanyang naunang pahayag, hindi na raw siya magugulat na may mga testigong papaligtad. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Halos 50 private armed groups ang binabantayan ng PNP na posibleng manggulo habang papalapit ang 2023 barangay at SK elections. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Naka-alerto ngayon ang Philippine National Police sa posibleng panggugulo ng private armed groups sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre.
Sa datos ng PNP, 3 ang kumpirmadong aktibo at may record na ng paghahasik ng gulo, habang 45 ang binabantayan bilang potential private armed groups. Itong mga private armed groups na ito, syempre based on record natin, ay involved din sa mga murder cases, sa mga harassment cases, especially during elections. Pwede rin gamitin sa ibang pamamaraan, pwede personal, pwede rin sa mga business rivalry. So yan, tinitingnan natin yan. Kabilang sa mga binabantayang rehiyon dahil sa banta ng private armed groups ay ang Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Caraga at ang Bangsamoro Autonomous Region. Kalimitang iniuugnay ang mga private armed group sa election-related violence, lalo na sa mga gulong may kinalaman sa local races. Gusto natin dyan ay magkaroon ng tinatawag natin na intelligence-driven law enforcement operation. Kailangan magkaroon ng mga search warrant operations para makuha natin yung mga illegal na armas sa kanilang pag-iingat. Isa sa mga hakbang na ginagawa ng PNP para mabuwag ang mga private armed group ay ang kampanya laban sa loose firearms o yung mga hindi rehistradong armas. Ngayong taon lang, halos 11,000 armas na ang kanilang nakumpiska sa buong bansa, habang higit 3,000 ang naaresto mula sa kaliwat-kanang operasyon ng PNP. Nanawagan naman si PNP Chief Benjamin Acorda sa publiko na makipagtulungan at magsumbong. Binigyan natin ng focus yan, accounting of dealers firearms, yung identifying of these areas of concern na dapat bantayan natin, and bumababa tayo sa mga komunidad to appeal to them na kung pwede, isumbong kung sino yung most likely na mga involved. Kaugnay naman ng paghahanda sa barangay at SK elections, bubuksan na ng Commission on Elections sa Hunyo ang application para sa gun ban exemption. Base sa COMELEC Resolution 10918, kailangan ng Certificate of Authority mula sa Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns ng COMELEC para makapagbitbit ng armas. Bukas ang application mula June 5 hanggang November 15. Maaga natin pagbukas ng applications. This will ensure that only the right people will have the authority to carry firearms in order to protect themselves or in order to protect the property that are in charge of keeping safe. Ang paglabag sa gun ban ay itinuturing na criminal offense na may parusang 1 hanggang 6 taong pagkakakulong at posibilidad na matanggalan ng karapatang bumoto at habang buhay na disqualification sa paghawak sa public office. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Nagbitiw naman sa pwesto bilang hepe ng Land Transportation Office si Attorney J.R. Tugade. Sa isang statement, sinabi ni Tugade na bagamat pareho ng layunin ng LTO at DOTR, ay magkaiba sila sa pamamaraan sa paghatid ng serbisyo publiko. At sa dahilang ito, kaya raw siya bumaba sa pwesto. Ito rin ay para bigyan ng kalayaan si Transportation Secretary Jimmy Bautista na makapili ng gusto niyang makatrabaho. Epektibo ang resignation sa darating na June 1. Nangyari ang pagbitiw ni Tugade sa gitna ng kakulangan sa plaka at plastic cards ng LTO. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Secretary Bautista para sa naging serbisyo ni Tugade. Magsusumiti naman ang DOTR ng listahan sa Office of the President na mga pwedeng mamuno sa LTO. Susunod, Congressman Dong Gonzales sanumpa na bilang bagong House Senior Deputy Speaker. Pinalitan niyang si Congresswoman Gloria Arroyo, sinamahan pa siyang manumpa. Super Bagyong Betty, posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. At 12 patay sa stampede sa gitna ng soccer tournament. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nanumpa na ngayong araw si Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. bilang bagong Senior Deputy Speaker ng Kamara. Bago umakyat sa rostro ay sinundo pa muna ni Gonzales ang pinalitan niya sa pwesto na si dating Pangulong Gloria Arroyo. Mismong si House Speaker Martin Romualdez ang nag-administer ng oath-taking ni Gonzales. Pagkatapos manumpa ni Gonzales, kinuha ni Romualdez ang kamay ni Arroyo at hinatak siya sa gitna nilang dalawa ni Gonzales. Sa gitna ng issue ng kudeta sa Kamara, may pasaring sa social media si Vice President Sara Duterte. Sa Instagram, sinabi ni Inday Sara na, quote, "Sa iyong ambisyon, huwag maging tambalos-los," unquote.
Sa mga alamat sa Kabisayaan at Mindanao, ang Tambaloslo sa isang halimaw na may malaking bibig at ari, pininiwala ang nanlilito at nanliligaw ito ng mga tao. Hindi nilinaw ng Vice-Presidente kung sinong pinatatamaan niya, pero lumabas ang naturang post isang araw matapos niyang magbitiw bilang chairperson at miyembro ng Lakas CMD. Magpapatupad ng Department of Agriculture ng cold storage price o presyong pang wholesale para sa pula at puting sibuyas. 115 pesos kada kilo ng pulang sibuyas habang 110 pesos naman kada kilo ng puting sibuyas. Nakapagkasunduan yan ng DA at ng mga stakeholders. Ngayong linggo ito, target ipatupad. Sisiguruhin ng DA na mailalabas sa cold storage o imbakan ang mga sibuyas. Dahil kung hindi, maapektuhan daw ang supply at ang presyo. Pabor dyan ang mga mamimili pero dumadaing naman ang ng posibleng pagkalugi ang mga nagtitinda. Bukod po dyan, plano ng DA na magangkat ng sibuyas. Sa ngayon po ay sapat pero kailangan po tayo magangkat to ensure na during the lean season, meron pa rin po tayong sapat na supply. No? Tinitingnan natin, syempre, meron po kasing seasonality no, ang commodity. Kinatatakutan na maging super typhoon ang bagyo na may international name na Mawar. Oras na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa latest update mula sa PAGASA, nasa 2,275 kilometers silangan ng Mindanao ang layo nito. Taglay ng bagyo typhoon ang lakas na aabot sa 140 kilometers per hour at bugsong hanggang 170 kph. At dahil nasa Pacific Ocean pa ang bagyo, lalakas pa ito at posibleng tumungtong sa super typhoon category pagpasok ng Biyernes o Sabado. Tatawagin itong Betty, ang ikalawang bagyo sa bansa ngayong taon. Sakali namang maging super typhoon, kaya nito magpatumba ng mga puno, mga bahay na gawa sa light materials at mga poste. Pero sa ngayon ay hindi nakikita ng State Weather Bureau na magla-landfall ang bagyo sa Pilipinas at didiretso sa Taiwan sa weekend. Sa kabila niya, nagbabala pa rin ang pag-asa na may epekto pa rin ang bagyo, lalo na sa Hilagang Luzon. Malapit lang sa katimugang bahagi ng Taiwan yung mga ilang lalawigan sa extreme northern Luzon area, gaya ng Batanes, possibly yung mga lalawigan ng Ilocos Norte, Apari, or Apayao, and then Cagayan. May mga ilang areas na pwedeng maapektuhan pa rin itong bagyo. Sa Frontline News Abroad, patay sa stampede ng 12 soccer fans sa El Salvador. Dinala sa mismong field ang mga hinimatay nang magkagulo sa general section ng Cuscatlan Stadium. Agad tinigil ang laro para gamutin ang mga biktima. Bukod sa mga namatay, marami ang sugatan. Wala pang malinaw dahilan kung bakit nagkaroon ng stampede. Pinaimbisigan na po yan ng mismong Pangulo ng El Salvador. Dapat ito managot ang mga responsable sa stampede. Abangan, 100 siklista sa Bolivia kumasa sa buwis-buhay na downhill challenge. At NBA superstar Carmelo Anthony nagretiro na matapos ang 19 na taon sa liga. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Totoo namang pinapalakas ang ugnayan ng Pilipinas at ng Amerika. Pero mag-ingat po sa mga mahiling magdagdag bawas sa mga balita gaya ng pagbili raw natin ng mga jets sa Amerika. I-fact check po natin yan. Pilipinas, bumili raw ng fighter jets mula sa Amerika. Yan ang binida ngayon ng isang YouTube video. Ang sabi ng uploader, 24 na decommissioned A-10 Thunderbolt jets ang binili raw ng Pilipinas. Ang A-10 Thunderbolt, na kilala rin sa tawag na Warthog, ay isang attack aircraft na ginagamit ng US Air Force sa iba't ibang operasyon. Maraming natuwa sa tila magandang balita dahil palalaksin daw nito ang kakayahan ng ating militar. Sa ngayon ay meron na pong higit 650 likes at 31,000 views ang nasabing video. Pero sorry po sa mga napaniwala ng video dahil ang post na yan ay wala pong katotohanan. Sinuri po yan ng Facts First PH at ng Rappler. Wala pong kahit anong anunsyo na bumili ang Pilipinas ng mga Warthog jets. Bukod po rito, wala pong A-10 Thunderbolt sa lista ng aircraft ng Philippine Air Force. Matatandang ang Warthog ay na-deploy sa Pilipinas para sa balikatan exercises noong 2018 at 2019.
Nitong Nobyembre ay nagpahayag naman ang Department of National Defense ng kagustuhan na makabili ng mga fighter jets. Pero ang kanilang kinukonsidera ay ang Lockheed Martin F-16 at ang JAS-39 Gripen. Ito ay mga modernong multi-role fighter aircraft. Kaya po mga kapatid, huwag agad magpadala sa mga video na nagpapanggap na may dalang magandang balita para hindi maiwan sa ere. Sa iba pang balita, sa Frontline News Abroad, kumasa sa buwis buhay na hamon ng 100 siklista sa Bolivia. Isa-isang buwaba sa matarik na bundok ang mga kalahok ng Downhill Challenge. May mga sumisemplang at bumabalentong, pero meron namang success na nakakababa sa layong 3.6 kilometers. Target nilang mabasag ang Guinness World Record ng Colombia na 2.4 kilometer downhill race. Kung sa Bolivia, pababa ang mga biker, heto naman ang mga lumulutang pataas na mga astronaut. Nasa outer space kasi sila kung saan walang gravity. Kasama sa grupong yan ang kauna-una ang babaeng astronaut na Saudi Arabian. Siya si Rayana Barnawi. Misyon niyang kumalap ng impormasyong makatutulong sa breast cancer research. On the way siya at tatlo pa niyang kasamaan sa International Space Station para magsagawa ng iba pang research at science experiment. Nagretiro na sa basketball si 10-time NBA All-Star Carmelo Anthony. Sa isang post sa social media, nagpasalamat siya sa lahat ng fans na sumabaybay sa kanyang halos dalawang dekadang karir. Kilalang clutch scorer at franchise player, unang sumikat si Anthony bilang miyembro ng Denver Nuggets. Sunod siyang naglaro para sa New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers at LA Lakers. Nasa ikasyam na pwesto rin ng all-time scoring list si Anthony na may mahigit 28,000 points. Yun nga lang, hindi siya pinalad na maging NBA champion. At para naman sa ating pabaong pampag-good night, nakaputok-batok ang eksena sa La Loma sa Quezon City nitong weekend. 20 lechon lang naman ang ipinarada with matching OOTD pa. May lechon na basketball player, lechon na supermodel, parang Miss Piggy. Meron ding nag-ala King Charles at Queen Camilla ng England at may umeksya ng ala Miss Universe. Ito ang unang lechon festival mula noong taong 2019 dahil sa pandemya at bilang pagdiriwang, aabot sa 200 lechon ang libreng ipinamahagi ng mga lechonero. Nagutom ako. Hindi umabot dito, no? Oo nga. At yan pong 45 minutes pang imayos sa mahalagang headlines. Balitan ang diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kasangka sa pagbalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Edlingao. Magandang gabi.